Samantala mga kapuso, para naman po sa panig ng pangalawang pangulo, mahakapanayam naman natin ang isa sa mga abogado ni Vice President Lenny Robredo, si Attorney Maria Bernadette Sardillo. Pwede rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lamang po kayo gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Sardillo. Magandang umaga din. Alright, kanina na-interview natin yung abogado ni Senator Bongbong Marcos. Ang sinasabi nila, hindi daw kayo nagbayad na sila ng 36 million pesos na pauna para doon sa mga kinokontest nilang mga presinto. Kayo, hinihingan po kayo ng 15 million pesos or 7 million pesos? 8 million. O, 8 million pesos na paunang bayad para naman doon sa inyong counter-protest. And you did not pay. Ito raw ay pwedeng basihan para ma-dismiss ang inyong counter-protest. Siguro po magkaiba kami ng posisyon at magkaiba kami ng pagkakaintindi sa batas. Okay. Kasi ang posisyon naman namin, at ito ang sinabi na nga namin sa Korte Suprema, na bago kami sana pagbayarin, eh hayaan muna natin na ma-prove ni Ginoong Marcos na yung sinasabi niyang may dayaan ng eleksyon. Kasi kung hindi niya mapatunayan at wala namang makita sa mga balota na may dayaan, eh bakit pa kakailanganin kami magbayad? Mauna po muna siya. So, kaya tama lang na nagbayad muna siya. So you want the camp of Senator Marcos to have a recount? Yung kampo muna nila ang magbibilang? Magbibilang ulit ng boto? Kahit sa ang kaso naman eh, kung sino nag-aakusa, let him prove his case first. In this case, he's been accusing us of fraud, that he was deprived of the vice presidency. Then let him prove it first. Okay, so bakit pa kayo nag-file ng counter-protest ngayon? Given that gusto niyo po pala mauna muna silang magbilang, edi hindi ba pwedeng mag-file kayo ng counter-protest after matapos na yung kaso nila? Nasa rules po na kapag tapos naming sagutin, kasama na dapat doon ang pag-file namin ng counter-protest. So sa tingin niyo hindi mangyayari itong sinasabi niyang madidismiss daw yung inyong kaso dahil hindi kayo nagbayad? Ayoko pong pangunahan ang Korte Suprema kasi nung Miyerkules, bago po magsara ang opisina ng Korte Suprema, nag-file na po kami ng manifestation at motion at nagsabi naman po kami sa Korte Suprema na kung hindi kami mapagbibigyan sa aming motion, ay handa naman kaming magbayad at sumunod sa utos ng Korte Suprema. Okay, itong kabuuang 66 million pesos na babayaran ng kampo ni Senator Marcos, ito ay para sa pagbibilang ulit ng mga boto doon sa mga clustered precincts na kanilang kinokontest. Pero ang sinasabi ng kampo ninyo, particularly si Attorney Romulo Macalintal, hindi ito sapat na yun lang ang dapat i-recount? Opo. Hindi naman sa hindi sapat na yun lang ang i-recount kasi ang kine-question niya ay yung 36,000 na gusto niyang pabilang ulit yung boto doon. Pero bukod po doon, at hindi ata nababanggit na Ginoong Marcos yan, na kine-question kasi nila yung buong resulta ng eleksyon. The 92,000 precincts na gumana nung eleksyon. So kung kine-question mo yan, at dahil sa pagki-question mo yan, sa pagdududa mo sa naging resulta ng eleksyon, hindi ba dapat nagka-delay na nga ang COMELEC sa pag-turnover ng mga makina at gumagastos ang COMELEC hanggang ngayon, hindi ba dapat kasama yon sa babayaran niya? Eh kasi 200,000 lang naman daw yung lamang eh. So bakit kailangan bilangin pa lahat? Eh, siya po ang nagki-question nun eh. He's been questioning the integrity of the entire automated election system. And that has been our position, that if you're questioning the integrity of the entire election system, eh, dapat niyan, mababakante ang posisyon mula sa presidente hanggang sa pinakamababang konsehal. Pero in the past electoral protest ng ibang mga kandidato, halimbawa ang Senator Ligarda, nag-protest din si Secretary Marrojas, binilang ba yung kabuuan ng mga presinto? Hindi po, kasi nilimitahan din yung kay Senator Ligarda, tulad po sa kahit anong proseso, nilimitahan muna sa tatlong probinsya. And ganito po ang mangyayari dito din sa protesta ni Ginoong Marcos. Okay. He has to choose three provinces, and kung makikita na wala namang basihan at hindi kaya niyang lampasan ang lamang ni Vice President Robredo, ay pwede nang i-dismiss ang kaso. Yun po nga ang pinapaliwanag din namin sa Korte Suprema na kung bakit hindi muna sana kami dapat pinagbabayad. Kasi kung after the mabuksan ng tatlong probinsya at walang naging basihan, madidismiss ang protesta. Okay. Pero kung sakasakaling incompel talaga kayo ng korte na kailangan nila magbayad na rin kayo ngayon, makakapagbayad ba ang Vice President? Pinag-uusapan po namin yan kung paano namin mababayaran yung 8 million na sinisingil ng
Korte Suprema sa amin. Ang sinasabi ng kampo ni Senator Bongbong Marcos, gumagamit daw kayo ng delaying tactics. Pinapatagal nyo daw ito. Sa ibang mga electoral protest daw, 3 buwan lang, 4 buwan lang magkakaroon na ng preliminary conference. Pero ito, 10 buwan na ang lumipas, wala pa ring usad. I think that's unfair. Because kung gusto talaga nilang matapos ang kaso at umusad siya, itatanong ko rin sa kanila, bakit sila naghintay ng 6 na buwan? Or just this January 2017 para mag-file sila ng motion to set for preliminary conference. Kung maalala niyo po, as early as August, ay nag-file na kami ng sagot dun sa protesta nila. So, dapat tapos na yung issues dun. Bakit hindi sila nag-file ng motion? Sila yung naghintay ng matagal. Ngayon, gusto nilang madaliin yung kaso dahil siguro tingin nila handa na silang gastusan yung kaso at handa na silang umusad yung kaso. That's unfair. Kasi sila rin ay may nakakapagpa-delay rin? That's what you're saying? It's not just that sila din on their own, they're delaying the case, but they have not shown interest for in the case to proceed. Okay. Ano po ang naging epekto nitong protestang ito sa tungkulin ng inyong kliyenteng si Vice President Lenny Robredo? Para naman sa kanya, tuloy lang siya sa pagtatrabaho niya at nagtitiwala siya sa mga abogado sa pag-handle ng kaso. Okay, may sinabi si Attorney Romulo Macapalental na itong walang substance itong protesta ni Senator Marcos. He's saying that this is just a fishing expedition. What is your basis for saying this? I know when they filed their protest, they said that they filed a 1,000-page petition and they attached 2,000 annexes. Yeah. But what they failed to tell the public is that yung 1,000 pages na yon ay paulit-ulit lang naman ang sinasabi nilang may dayaan. At halimbawa, sa isang probinsya, sasabihin nila nagkaroon ng dayaan dito sa Camarines Sur. Pero ang sasabihin nilang dayaan ay nangyari lang sa isang barangay. Mm. So paano mo masasabi na may nagkaroon ng dayaan sa isang probinsya kung ang nasasabi mo lang ay sa isang presinto or isang barangay lang? Tapos, at hindi rin po nila nababanggit na yung inattach nilang ebidensya or affidavits ng mga tao na nagsasabing may dayaan daw sa mga lugar na yon, eh, pro forma, fill in the blanks, at yung iba nga po ay nakausap namin yung mga sinasabi niyang naging testigo niya. Ang sinasabi ng mga testigong ito ay hindi sila pumirma dyan at niloko sila nung pinapirma sila dun sa affidavits. What do you mean pro forma? Yung affidavit ay fill in the blanks? Yes. So hindi talaga sinumpa ang salaysay ng mga... Opo. At yung meron pa nga kaming nakita na isang affidavit, yung mga affidavits na ninotaryo ng isang abogado nang chinek namin sa Quezon City ay hindi naman pala siya notaryo. What do you mean hindi siya notaryo? He does not have the notarial commission by the Supreme Court. So, di ba? Paano mo paniniwalaan yung ganong sinasabi niyang pandaraya na... Initially, wala nga siyang mapakitang ebidensya. So, ang sinasabi ninyo, yung mga testigo dito sa protesta ni Senator Marcos are questionable? Yes. Itong mga witnesses na pinapresent niya? Yes. Alright. May tanong ang isa nating Twitter follower. Kapag napatunayang may dayaan, ano po ang susunod na gagawin ni Vice President Lenny Robredo? We are confident that there was no cheating or fraud committed during the elections, which could have affected the victory of my client. At the rate it's going, gaano katagal aabutin itong protestang ito? Well, depende po yan sa Korte Suprema. We do not want to preempt the actions of the Supreme Court. All right. Isa rin dun sa mga ni-raise ninyo na issue is that yung basihan ng protesta ni Senator Marcos is yung, tama ba yung pagkakaintindi ko, yung manual elections pa, yung mga polisiya ng manual, yes, elections pa at hindi pa automated. Can you elaborate on this? What we've been saying and what Attorney Macalintal has been saying is that kailangan detalyado ang sinasabi mong dayaan na nangyari. Hindi sapat lang na sabihin mong, ako yung natalo at siya ang nanalo at ipoprotesta ko tong mga lugar na to. That's based on old jurisprudence nung manual elections na yun lang po ang naging requirement ng batas. But yung sa 2010 rules ng PET, nag-introduce ng bagong requirement. Ito na nga yung sinasabi namin na kailangan detalyado ang pagsabi mo ng
kung saan nangyari yung dayaan at kung paano nangyari ang dayaan na yun. So ito ay ni-raise nyo na rin sa Korte Suprema? Yes, in our answer. Alright, so what is your next move from now? We will wait for the resolution of the Supreme Court of PET on our motion asking for a reconsideration on their resolution asking us to pay the cash deposit. Some people are saying na baka daw hindi friendly or hindi daw favorable para kay Vice President Lenny Robredo itong composition ng ating mga mahistrado sa Korte Suprema, given that ito rin yung the same set of justices na nag-release nagbigay ng favorable na decision on the Marcos burial. Vice President Robredo as a lawyer and myself personally also as a lawyer trust in the integrity of the Supreme Court. All right. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney Maria Bernadette Sardillo ang abogado ni Vice President Lenny Robredo. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po.